Hi guys, welcome back to my channel. It's Roselyn again. So today's video ay tuturuan ko kayo kung paano palitan ang address nyo sa Google Adsense at saka kung paano kayo mag-request ulit ng Google Adsense pin nyo kapag hindi nyo pa nare-receive yung Google Adsense pin nyo. So ang video na to ay para sa mga monetized na syempre at saka para na rin sa mga hindi pa malapit nang ma-monetize para at least makakakuha na kayo ng idea nyo kung ano yung mga dapat nyong gagawin in case na mangyari din sa inyo. So ano ba guys yung monetize? Bago kayo mag-apply for monetization, kailangan ma-reach nyo muna yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at saka 4,000 public watch hours. It's equivalent to 240,000 minutes. So mahirap yun. Mahirap para sa mga YouTuber yun. Mga YouTuber lang ang makakaramdam ng hirap noon bago mo ma-reach yung 4,000 watch hour at saka 1,000 subscribers. So, kapag ma-approve na yung apply nyo for monetization, monetize na kayo. So, ibig sabihin, partner na kayo ng program ni YouTube. Yung mga videos nyo, malalagyan na ng ads. So, kung mapapansin nyo guys, yung mga videos ko, may mga ads na. Kasi, dyan tayo kikita sa mga ads. So, once na ma-monetize na kayo, mag-ipon kayo ng $10 sa revenue nyo or kailangan ma-reach nyo yung $10, yung threshold, $10. And then, automatic na isesend ni Google yung Google Adsense pin nyo. So, ano ba yung Google Adsense pin? Guys, napaka-importante nito. Kasi, kung wala kang Google Adsense pin, hindi ka makakasahod. So, ito yung susi kung para makasahod tayo. So, kahit million pa yung kikitain ng mga videos mo, hindi mo makukuha yung sahod mo or kinita mo hanggat hindi natin ma-verify yung Google Adsense pin natin. So, nagpapadala si Google ng pin para ma-make sure nila kung ikaw ba talaga yung tao na sasahuran nila at kung tama ba yung address na nilagay mo sa Google Adsense account mo. So, kailangan guys, kapag mag-apply kayo ng account nyo ng Google Adsense, dapat yung tamang address nyo. Kasi, hindi na kayo tatanungin ni Google Adsense. Once na ma-reach nyo yung $10, automatic na yan na magsasend. Kasi, nandun na yung address mo. So, kailangan tama yung address na ilalagay nyo. So ako, nandito ako sa Israel, pero yung nilagay kong address ko ay yung address ko sa Pilipinas. Kasi sabi nila, hindi naman tayo forever dito sa abroad, uuwi naman tayo sa Pilipinas. So, address ko na sa Pilipinas yung nilagay ko. So, dun sa amin. So, August 26, na-reach ko yung $10 sa revenue ko. So, automatic na sinend ni YouTube yung Google Adsense pin ko. So, kapag i-check mo na yung account mo, magno-notify na doon kung kailan niya sinend at saka kung gaano siya katagal bago mo ma-receive. So, sabi niya, 2 to 4 weeks bago mo ma-receive yung pin. So, ako, August 26 na sinend ni Google yung pin ko. So, dapat last week ng September nandun na sana sa amin. Pero, first week na ng October, wala pa. So, gusto kong mag-request ulit ng another pin. Kasi hindi ko alam, baka hindi na makakarating yun. So, sabi naman nila, madi-delay talaga siya. May mga natatanggalan talaga, may mga umaabot nga ng 5 months, 6 months. So, hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi nahahanap ni Google yung address. So, ako, gusto kong palitan yung address ko. Gusto kong i-address yung sentro ng province namin. Kasi, alam nyo na, pag sa bundok, baka matatagalan talaga. At saka, gusto kong palitan yung address ko kasi nandun yung main ng post office. So, ayan guys. Uunahin natin kung paano papalitan yung address. And then, kung paano mag-request ulit ng pin. So, keep on watching! So, ayan guys, punta tayo sa Chrome or any browser na meron kayo. So, ako Chrome. And then sa search, search muna natin yung youtube.com. I-check natin kung nakalagin tayo. So, ayan guys, nakalagin ako. Kung makikita nyo yung profile ko sa right side, nandun login ako. So, sa search ulit, i-search natin yung www.google.com/adsense. So ako,
since hindi kasi ako nag sa sign out at saka lagi akong nagla-log in, lagi kong chine-check yung Google Adsense account ko. So automatic na yan. Once na i-go ko, makakapasok na ako agad sa account ko. So yan guys, nandito na ako sa account ko. And then papalitan natin yung address natin. Sa 3 bars sa left side, sa tabi ng home, i-click nyo yun, yung 3 bars. And then, ito, payments, click nyo yan. So, ayan guys, scroll lang natin pababa. And then, hanapin natin yung manage settings. So, ito siya. And then, i-click natin ulit yan. So, ayan na guys. Hanapin lang natin yung name and address. And then, dito sa may lapis, sign ng parang pen. I-click natin yan. So, ayan na. At saka, make sure guys na tama yung spelling ng mga pangalan nyo. At saka yung address nyo. Dapat i-check nyo maigi. Lalong-lalo na yung postal code nyo. Yung zip code nyo. Kailangan tama yung ilagay nyo zip code sa lugar kung saan kayo para hindi mapunta yan sa Mindanao kung Tagaluson kayo. Baka baka kung saan-saan mapunta yung sulat nyo kung mali na zip code ang ilalagay nyo. So, kapag na-edit nyo na, scroll nyo lang pababa. So, andyan yung save. I-click nyo na. So, ayan guys, napalitan na yung address at saka na-edit na siya. So, punta naman tayo sa kung paano mag-request ng PIN, mag-request ulit. So, punta tayo sa home, i-click nyo ulit yung 3 bars sa left side. Ayan, punta tayo sa home. And then, scroll nyo pababa. Ayan, kung may makikita kayo, verify your billing address. And then, dito sa baba niya, may verify siya. Mga iba, verify or dismiss ang mag-appear. Pero sa akin, verify lang. So, i-click nyo yan. So, ayan na siya. Resend PIN. Re-resend na tayo. So, sabi niya, a duplicate PIN will be sent to your billing address. If the original PIN arrives first, you can still use it to verify your billing address. Kapag dumating daw yung una na ni-request mo, pwede mo pa rin yun gagamitin. Pero since wala pa kasi, so to make sure, magre-request na ulit tayo. Baka hindi natin alam, baka hindi talaga makakarating yung unang request natin. So magre-resend na lang tayo para ma-sure. So ayan na guys, pindutin na natin itong resend PIN. Ayan. A duplicate PIN will be sent to you in 3 to 5 days, sabi niya. We can't resend your PIN at this time. So, 3 to 5 days maghintay tayo, guys. Pero, sana naman, darating na yung first na sinend nila. Hi, guys! So, napalitan na natin yung address natin at saka nakapag-resend na tayo ng Google Adsense PIN. Sana naman makakarating na yon. Pero maghintay ulit tayo ng 2 to 4 weeks or 1 month, another 1 month. So, kailangan maghintay ulit tayo kasi wala tayong magagawa, di ba? Hanggat hindi natin marireceive yung Google Adsense PIN natin, hindi natin makukuha yung pera natin. At saka guys, nakalimutan ko pala sinabi, hindi kayo makakapagsahod hanggat hindi kayo makakaipon pala ng threshold $100. So, yung minimum niya is $100 bago kayo makasahod. Kung below $100, hindi pa kayo makakasahod. So, kailangan ma-reach nyo yung $100 bago kayo makapagsahod or more than kahit pa. Mas marami na sa $100, so makakasahod na kayo. So, never mind the background, guys. Nakikita nyo, maraming mga libro. Kasi nandito ako sa library ng alaga ko. Doon kasi sa labas, maingay kasi malakas yung television niya. Kaya nandito ako sa computer room niya.
So, guys, I hope na may natutunan kayo sa ginawa kong video. And please don't forget to like, subscribe, and pati na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga next videos na gagawin ko. So, bye! Thank you for watching!